Pagising ko siguro 1 or 2 ng madaling araw. Sabang na-amaze talaga ako. O hindi ko na malayan, minabot ako ng 6 AM, kakatitig lang sa mga buildings. After 2 days, kalay mo yun, parang ang bilis lang, parang bago na yung mata mo. Honestly, it's been completely life-changing. I've been wearing contacts and just wearing glasses for as long as I can remember. My name is Mark Mugen Striegl. I'm Phil Am, and I compete in mixed martial arts. I've had bad eyes my whole life. I started wearing contacts and glasses for as long as I can remember, probably since I was around 8 or 9 years old. So, especially in my sport, because it's a contact sport, I have to wear contacts when I compete, or I can't see my opponent. And sometimes the contact lens will actually come out mid-match. I am John Russel Misal, Philippine table tennis player ng national team. Silver medallist ng 31st SEA Games. Nag-start nung college ako, naramdaman ko na lumalabo yung mata ko. Nahihirapan din ako kasi, syempre, player ako tapos naglalaro ako ng table tennis. Hindi ako nagsasalamin noon kasi hindi ako komportable. Tapos pag malapit naman, nakikita ko naman siya. Pag naglalaro ako, pang hinula-hulaan ko na lang siya. I'm June Mar Fajardo, professional basketball player, playing center. Na-feel ko na lumalabo yung mata ko mga 3-4 years ago. Dahil ano, mahilig kasi ako sa computer games. Lagi akong natutok sa computer, alas gabi-gabi. Tapos gusto ko madilim yung lights. Tapos yung computer lang yung na-on. Pag nag-contact lens ka, lalo na pag naglalaro, konting malikabukan lang yung mata mo, kailangan mo hugasan or tanggalin. And then, pag na-accidentally na matamaan yung mata mo, minsan nahuhulog yung contacts, so kailangan mo pahanapin sa floor, minsan di mo mahanap din. I used to wear soft lens, so I never had any serious injuries to my eyes. But I remember in my professional debut in 2009, my contacts fell out at the end of the first round in my fight. And in the second round, because the contacts fell out, I couldn't see properly and I got clocked by a left hook right at the start of the second round because I couldn't see and I had only one contact in. So yeah, wearing contact lenses and having bad vision has definitely affected my career over the years. Disadvantage siya sa akin kasi syempre yung bola mabilis eh. May mga contact yan na kung ano yung ikot ng bola, yun yung itira mo. Kasi pag mali yung tira mo, mali yung pagbasa mo ng bola, pagtingin mo ng bola, mag-e-error ka na, tapos mas advantage na siya sa kalaban. Kaya nahirapan din po ako, kaya tinitraining ko na lang na para ma-memorize ko yung bola. Namumblema din ako sa, siyempre sa Navy, kasi sa Navy may may medical examination kami para ma-renew yung kontrata namin. Ang nangyari, yung chinek yung mata ko, doon ako bumagsak sa Philippine team ko din. Disadvantage din, pwedeng bumagsak yung level ko. And mawawalan po ako ng kabuhayan, pati family ko, hindi ko na din matutulungan. Pag naglalaro ako, nasa ilalim ako ng basket eh, so medyo physical yung mga tao doon. And minsan natatamaan yung mata ko, tapos nahuhulog yung contacts ko, so hassle yan para sa akin. Minsan wala akong dalang extra contact lens kasi paiba-iba ako ng bag, walang nakalagay na extra contact lens. So kailangan ko maglaro, hindi pantay yung paningin ko, walang contact lens. Yung isa, nabanggit ko kasi sa malabo yung mata ko. Tapos nirecommend sa akin ng mga teammates ko, si Mo Tautua and Chris Ross, na i-check ko yung Shinagawa. Kinabahan ako on the day na sa procedure na ng operation. O di ako mapakali, pwes na pwes sa. Nung pinasok ako sa machine, sobrang kinabahan din ako kasi siyempre, first time ko din magka-surgery. Tapos, nung sinabi ng doktor, nag-instruction naman siya. Tapos, nagulat na lang ako kasi 5 minutes, tapos na pala yung isang mata ko, tapos sa kabila naman 5 minutes lang. Hindi ko na malaya na tapos na. Wala akong nararamdaman. Parang ang high-tech talaga nila.
was a very thorough procedure, very professional, and the doctors said that due to my sport and it being a contact sport, a violent sport, that LASIK wouldn't be the best procedure for me because there would be a chance that due to the flap inserted with LASIK that it could get dislodged if I got punched in the eye. So they actually recommended the PRK procedure, which is a little bit different, a little more painful, and takes a little more time to recover than LASIK. Pag-uwi ko galing operation, mga 5 or 6 p.m., natulog ako. Tapos pagising ko 1 or 2 ng madaling araw. Pagbukas ko sa blinds, as in, sobrang namisaw, nakita ko na yung mga building, sobrang liwanag ng paningin ko. So hindi ko na malaya, minabot ako ng 6 a.m., kakatitig lang sa mga building sa labas ng room ko. Sobrang namis talaga ako. Kalay mo yung parang ang bilis lang, bago na yung mata mo. Sobrang saya, very life-changing siya sa akin. 1 month bago ako mag-ano ng mga activities. Ngayon, kitang-kita ko na, tapos yung sa score, pag malayo, tinatanong ko pa sa ano, sa mga, ano ko, sa mga teammate ko na anong score na, ganun. Tapos ngayon, kitang-kita ko na siya eh. Honestly, it's been completely life-changing. 100% life-changing. I've been wearing contacts and wearing glasses for as long as I can remember. And now it's so refreshing to just wake up in the morning and have clear vision and not have to go to the bathroom and fiddle with my contacts case. And when I spar, I can just focus on my opponent and not worry if I get poked in the eye and contact gets dislodged and I have to stop and scramble and look on the mats for it. Siguro mani-describe ko yung journey ko sa Shinagawa. Life-changing talaga kasi sobrang minano ng paningin ko. Malaking bagay yun sa akin na malino yung paningin ko kasi wala na akong ibang iisipin. Hindi na magsusot ng contacts. Thank you so much, Shinagawa. I can see everything now. I don't have to worry about my sport and my contacts falling out and not being able to see punches and strikes coming at me from different angles. So this has been definitely life-changing, and thank you so much, guys. Sobra-sobra talaga thankful ko sa Shinagawa dahil kung wala yun, ganun na naman, ang hula-hula lang ako sa bola. Tapos pwedeng bumaba yung level ko, hindi ako makapaglaro. Pwede pa nga siguro ako matanggal sa national team dahil sa Shinagawa, nakuha ko yung silver medal sa SEA Games. Trusted yung Shinagawa, tapos marami akong makakilala, mga teammates na nagpapalisik sa Shinagawa. So, Shinagawa na din ako. And masaya ako sa naging result. Kuya Ping, hindi na ako pabuhat ngayon kasi malinaw na yung mata ko.